Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic natin ngayon ay Annual Inventory List. Because the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. After nyo maintindihan to, mapag-aralan nyo, okay? Makakapag-prepare na kayo ng Annual Inventory List nyo. At next year, ganyan na naman siya, may encounter nyo na naman, alam nyo na yung treatment o paano siya gagawin. Hindi na kayo mamamroblema. Okay? And ang topic natin ngayon ay Annual Inventory List. So, ito po yung itsura ng inventaryo na dapat nating ipasa, gawa ng reports, gawa ng sa DBDR, sworn declaration. Do not worry po, pag-aaralan natin lahat yan. Okay? So, ang gagawin po natin ngayon, preparation muna tayo. Magpe-prepare tayo. And we know na wala pa kayong alam dito, o kahit may alam kayo, baka meron kayong mapulot na aral dito sa gagawin natin. Preparation muna po tayo. Alamin muna po natin yung legal basis. Kung hindi mo alam yung annual inventory list, kung saan siya nagsimula, ano yung concept niya, bakit may annual inventory list, okay? Hindi tayo makakapag-prepare, hindi tayo makakagawa. Okay? So, alamin muna po natin yung legal basis. Okay? Tapos gagawa tayo mamaya ng annual inventory list. Okay? Next po, review and finalize. So, before natin siya i-submit sa BIR, re-reviewin muna kung tama yung mga information po na nandoon. Baka kasi may mali. Pero pwede naman mag-amend as long as wala tayong audit investigation. Pero mas maganda na po pagpasa sa BIR, tama na ipapasa natin. And lastly, after review and na-finalize na, submit. Isasubmit po natin. Saan isasubmit? Pag-aaralan natin siya ngayon. Okay po? Revenue Memorandum Circular 57-2015. The legal basis ng annual inventory list. Okay, tandaan nyo po yan. Hindi po tayo pwedeng magpasa ng kung anong-anong statements, sworn declaration, or tax return, o kung ano man ipapasa sa BIR nang walang legal basis. Okay, tandaan nyo po yan. Pag walang legal basis, wala tayong obligation to do. Okay? Eh, ito po yung legal basis ng annual inventory list. So, meron tayong obligation to do. Subject, submission of inventory list and other reporting requirements. Yung FS na ipapasa natin sa BIR, yung ina-attach sa annual ITR, ay dapat po consistent yan sa annual ITR na ipapasa. Kung magkano sales dito, dapat andito din yung sales nito. At dapat po consistent din yan sa mga reports. Okay? Sa mga reports na pinapasa sa BIR, including the annual inventory list. Hey, welcome to our ATC video today. Part 2 na po ng annual inventory list natin. At ngayon po, gagawa na po tayo ng annual inventory list using the Annex A of RMC 57-2015. Labas po yung handout nyo at pakilipat po doon sa page number 7. Yung kailangan na inventory po na isama sa annual inventory list ay yung inventory lang po na hindi nagamit o hindi nabenta as of December 31. Okay, kapag hindi nyo po naintindihan, problema nyo na yun. Joke lang. Pwede nyo pong balikan tong video natin para po ulit nyo pong panoorin. Okay? Next na pong gagawin natin ay, tapos na po yan, yung sworn statement or declaration, Annex D. Page number 11 po. Ito po yung Annex D, sworn declaration. Nalakihan ko lang. Yan. Tanggalin nyo na po yung Annex D, na hindi na po kailangan yan. Happy day! Welcome to our ATC video today. Annual inventory list ang topic natin, part 3. Pangatlong part na po ito. Tapos na po tayo ng part 1, part 2, part 3. Okay? Isasummarize lang po natin yung napag-aralan natin nung part 1 and part 2. Ito na po yung final outcome natin. As I said kanina sa ating part 2, part 2 na ATC video, annual inventory list, dapat po yung ating DBDR, ito po yung DBDR natin, dalawa. Yung iba kasi ang binibigay lang, isa, anong receiving copy mo? As I said, dun sa ating part 2, baka hanapan ka kahit na nakapagpasa ka na, kahit na nasa sworn declaration siya, yung statement ng DBDR na naipasa mo. As much as possible, much better,
magpa-receive po kayo, dapat may receiving copy tayo. Okay? So, ang gagawin nyo po, dapat po, meron kayong nakalagay na name. Take note po. Pangalan po ng taxpayer sa DBDR, kahit lagyan nyo lang po ng papel, DBDR. Pangalan ng taxpayer. Pangalawa, address. Pangatlo, TIN. Pang-apat, covered period, like calendar year December 31, 2018. At panglima, yung statement na ganito po, pursuant to the provisions of RMC 57-2015. Ito po. Yan po. Papakita ko sa inyo. Okay, nakita nyo na po. Okay. May pangalan ko, address ko, TIN ko, covered period, calendar year, December 31, 2018, at yung statement na RMC ay pursuant to the provisions of RMC 57-2015. Yung space na nakikita nyo po, yan, may space po dito sa bandang baba, nabali. Okay? May space po sa baba, dito nyo po siya papatatakan, papareceive nyo po yan. Okay? Gagawin po mismo namin yan sa company namin. Okay? Ito po yung tatatakan ng BIR RDO natin na nareceive po nila yung DBDR natin. Ito sa kanila to, kopya nila. Ito sa atin. Bahala na kayo kung saan dito, pare. Para sa naman na ito eh. Ha? Okay. Nakagawa na po tayo ng annual inventory list natin. At naiprint ko na po yung annual inventory list natin. Dalawang kopya, ito po. Back to back siya. Tingnan nyo po. Taran! Pipirmahan na lang po ito sa likod. Okay? Dalawang kopya, isang receiving copy sa atin, isa sa BIR. Ito yung soft copy na sa DBDR. Dalawang kopya pa rin. Isang receiving copy natin, isa sa RDO, BIR. Hard copy, dalawa pa rin siya. Isa sa BIR, RDO natin. Isa sa atin, hard copy, receiving copy. Okay? At natapos natin yung sworn declaration. Charan! Pakita yung sworn declaration. Charan! Kita nyo na? Okay. Apat po ito na kopya. Sabi ko sa part 2 natin, apat na kopya. Dalawa sa lawyer, kasi minsan dalawa kinakuha, minsan isa, depende sa trip nila. Okay? No? Tapos, isa sa BIR, isa sa atin. No? Ipirmahan po natin to at papanotaryo. And maraming salamat po sa inyong lahat. As I said, hindi natin kailangan ng kakilala sa loob ng BIR. Be educated lang po and you will be empowered. Okay? Problem solved. Maraming salamat po sa inyong lahat. We did it and thank you very much po sa inyo. I'm Mr. Merton Ibumagat, your speaker. See you sa ating mga next ATC videos. Maraming salamat po. Be educated, be empowered.